Welcome to my channel. So for today's video, ang aming topic ay paano mag-apply sa Singapore. Tama. Kasi, di ba, maraming may gustong mag-apply sa inyo. Na, syempre, gusto na rin makapag-try na mag-work sa ibang bansa. Para, syempre, mas malaki yung salary, di ba? So, marami nagtatanong kung paano mag-apply. Kaya, tara, chikahan tayo. Bye! So, una, ito kasing i-share ko is for, FNB. Since FNB ako, hindi ko alam kung paano mag-apply sa, kung iba yung course mo. Engineering, mm-hmm. Account. Hindi ko alam yung mga ibang field. Oo. So, yung i-share ko ngayon is yung paano ka lang makakapag-work dito. Kung ang work na gusto mo is yung FNB retail, mm-hmm. Yung mga ganyan mga lang. Ganyan okay? Lang. Kasi yan lang yung na-experience na ninya. Then, actually, kung iba naman yung course mo, pero gusto mo pa rin mag-work dito, kung okay lang naman sa'yo na mag-FNB and retail ka, pwede rin naman yun. Kasi hindi naman sila, tawag dito. Kumbaga, maluwag naman sila eh. Hindi naman sila mahigpit eh. Basta... No, kahit anong background mo eh, no? Oo. Tanggapin ka naman eh. So first, ako yung magtatanong sa'yo. Ganun na lang. Sige. Ano yung reason mo bakit gusto mo magtrabaho dito? Tito Boy! Oo, Tito Boy. Tito Boy, hindi ko naman in-expect ang tanong mo. Kala ko naman, paano mag-apply? Gano'n ako, gano'n. Ano lang yung reason mo? Siyempre, para lang hindi, kasi yung reason ko kasi is kaya naman ako nag-apply dito. Dahil nga, wala naman yung immediate family ko sa Pilipinas. Mother, father ko nasa US. Then yung kapatid ko nandito. So, parang sumunod na lang din ako. So, yun lang naman talaga yung main reason. Ah, pero ayaw mo talaga? Hindi, okay lang din. Siyempre, masaya ka naman? Oo. Oh, okay, yun naman pala. Then, ano yung una mong ginawa nung kunyari ako nag-decide ka na mag-apply ka sa SG? Ano yung dapat nilang gawin na una nilang gagawin? Una nilang gagawin? Oo. Pwede i-ready nila yung resume nila. Siyempre kung wala ka resume. Check. Check. Wala ka resume, hindi ka makakapag-apply. Ano pa? Ano pa yung mga kailangan gawin na pwede mo ma-advise sa kanila? After na may resume na sila, diba? Ano yung klase ng resume na pasok? Kasi may resume na parang hindi masyadong kulang, di ba? Actually, yung resume ko dati, maiksi lang. Tinatanggal ko pa yung mga iba kong seminar. Parang feeling ko, ayoko, pag 3 pages na parang na, ang boring na tingnan. Pero hindi pala, dito pala yung pahaba. Kasi may gusto nila yung, kunwari, kung ano yung work mo. Kailangan meron ka doon, duties and responsibilities. Yun. Kung ano ba yung duties and responsibilities mo dun sa work mo na yun. Bawat work yun. So, kung marami ka na naging experience, bawat... bawat experience mo dapat may duties and responsibilities. Mm-mm. So in short ata yung resume ko ngayon nasa ilang pages na? Oo, mga 3 pages. Uy, hindi lang. Hindi ko na mahaba na. Kasi kailangan ilagay mo dun yung bawat Kasi yun yung gusto nilang malaman ko. Anong ginagawa mo sa previous job mo, di ba? Ganun. At saka tawag dito. Ano ba yun? Sabihin mo limutan ko. Sige, magtanong ka na. Sa resume, di ba? So, wait lang. Ito ba is yung pag nag-apply sila, dito na sila sa Pilipinas or andito na sila? Actually, yung itatakal natin ngayon, yung una muna, yung nandito sila sa SG. Sige. Tapos mamaya, itakal na lang din natin yung nasa Pinas sila. Add-ons. Oo. Mag-add-on na lang tayo. So, yun nga, may resume ka na, di ba? Tapos, nag-prepare ka na rin. Mag-prepare ka dapat ng mga, iyaano mo sa interview. Ano yung mga usually tinatanong sa interview? Usually naman kasi, tinatanong lang naman sa interview is yung about yourself lang. At saka yung interview dito is napakadali lang. Walang kagaya sa... Hindi kagaya sa Pilipinas na talagang kailangan mong mag-google pa ng mga questions. Tapos mag-prepare ka pa talaga ng ng answer mo dun sa mga common na... Like kasi, strength and weaknesses. Mga ganyan-ganyan. Pa hindi may mga 5 years from now, anong goal mo? May mga ganun pa sa Pilipinas. What is your edge? May mga ganun. What is your edge? Dito wala. As in kung ano lang talaga yung experience mo, ano yung background mo, yun lang. Wala na silang ibang tatanungin. Depende na lang kung... Siguro kung sa apply mo din. Diba? Kung apply mo is hotel, feeling ko mas stricto sila. Oo. Pero kung apply mo restaurant naman is mga lang. Restaurant, parang most likely, parang interview mo 5 minutes lang. Minsan nga, may takasabayan ako, naka-t-shirt lang eh. T-shirt tsaka maong lang eh. Ako, naka-ako coat. Oo. So, ano ma-advise mo sa kanila pag mag-i-interview? Dapat ba naka-t-shirt lang? Ne, so, syempre, diba, kung ka ng interview, dapat naka-ano ka pa rin. Naka-formal ka pa rin naman. Kung baga magbakan ka pa rin ng mga...
nung mga talagang kung ano yung interview sa Pinas yun, talagang naka ano ka, naka black shoes, iba gusto palda, iba naman ano, pants, di ba? Kung gusto mo palda, syempre mag-stockings ka, pero kung gusto mo naman na medyo hindi ka masyadong formal, kahit long sleeves lang or parang 3/4 pa yun na black, ganun, mm-hmm. Tapos black, ang tawag doon? Or skirt. Yung pants, ang tawag doon sa black pants na ano? Gusto yun, yung formal basta pants. Formal pants na black. Or basta black na maong. Yung black na maong ginamit ko dun eh. Oo. Oo, okay din eh. Or basta close shoes. Hmm. Yan, tama. So, sa interview, diba, yun. So, nakailang interview ka ba nang mag-apply ka dito? Actually, ano ba nangyari? Nung nag-apply ka dito? Nakailang punta ka dito bago ka? Parang 4. I think 4. So, 4 times siya nagpuntang Singapore. 4 or 3. Para mag-apply. Kasi isa din sa punta na yun, isin yung kasal mo. Counted ba yun? Hindi naman siguro. Hindi naman. Siguro mga 3 or 4. Ganyan. So, sa 3 and 4 na yun, balik-balik siya. Hindi siya nakakakuha talaga ng work. So, anyway, anong paya mo sa mga taong yun nga, nakailang balik-balik na hindi nakakakuha ng work? Ganun. Kasi mahirap talaga dito mag-apply. Hindi naman yung parang isang try mo lang is andyan. Depende kung talagang mas sinuwerte para sa'yo talaga yun. Kung unang punta mo, eh, talaga namang napaka-blessed mo, diba? Pero ako kasi isilang beses nga. Which is, hindi naman ako agad sumuko. Kasi, alam na akong choice. Kailangan ko talagang i-push. Push lang. So, ayun naman, nagkaroon din naman ng work. So, anong next question? Ang next question ko is, syempre, interview, resume, tapos, ano yung mga websites na pwede nilang, kunyari, nandito sila sa SG. Or, let's say, wala sila sa SG, nasa Pilipinas sila, at least, pwede man lang nilang malawan yung mga websites na pwede nilang pasahan. Ako kasi, yung gamay ko is yung Gumtree. Mm-mm. Kasi dun parang mas ewan ko, user-friendly siya eh. Pero yung iba, marami din namang ibang apps na pwede nyo gamitin. Pwede kayong mag-Jobstreet, pwede kayong mag-Indeed, pwede kayong mag-LinkedIn, pwede kayong mag-Fast Jobs. Mm. Basta isa siya lang yung pang-SG na pang-work na mga maraming hiring. Dun makikita nyo duman dun. Kung andito kasi kayo, mas madali yun para sa inyo. Kung andito rin kayo, pwede rin kayong mag-newspaper, Straight Times, yun. Meron din doon, magtawag kayo, or kung nandun ka naman sa Pilipinas, gusto mong mag-apply, doon na lang sa mga application, tapos wait mo na lang kung i-ano ka nila, i-replyan ka nila, malay mo, interviewin ka nila habang nasa Pinas ka, diba? So, may ganun eh, yung nag-i-interview ng Skype, diba? Mm-hmm. Pero meron din naman na gusto nila nandito ka. Oo, meron din na gusto nila nandito talaga, ka. Kailangan mo talagang gumastos kung gusto mong mag-apply. Pero kung mag-tour ka naman dito, samahan mo na rin ang apply. Pwede walk-in rin. Ka, apply ka sa mga makikita mong outlet dyan. Kaya siya may nakalagay na hiring o wala, applyan mo. Kunin mo yung email, mag-send ko dun sa mga email ad. Kasi mayroon akong friend, natanggap siya, first punta lang na yun, nagkaroon siya agad ng work. Walang hiring na nakalagay. Basta lahat, iniikutan niya tap sa mall, sa mga ano, kinukuha lang niya yung email ad. Tapos nagpapasa lang siya. Kahit na walang nakapost kung hiring or what, kung may quota ba or wala. Pero natanggap siya. Minessage siya, tapos nakuha siya. Kasi nga, ano naman kasi yan, guys? Yung mga yan, usually yung mga company, hindi naman yan basta magpo-post na hiring sila for foreigners, ganyan. Kasi dadagsain sila. Kaya minsan, kahit may quota sila, hindi na lang sila nagpo-post. So, nagkataon nag-email siya, then may slot. So, nakuha siya. Kahit hindi naman talaga, walang post na hiring yung company na yun. So, ano lang, guys? Tiyaga lang talaga. Tama. Tsaka prayers, yes. Number one, diba? Actually, sa lahat-lahat naman ng mga ano mo, gagawin mo, plano mo sa life, prayer talaga number one. Mm-mm. Kasi yun ang nag-help sa kanya makahanap ng work, diba? Mm-mm. So, ano pa ba yung mga pwede nilang tanongin yung mga interested na mag-apply? Let's say, sa Philippines. Nasa Philippines sila. Mm. Paano sila mag-apply? Yun niya, ako. Agency, di ba? Meron okay, agency, so sa Philippines diba? Kasi, is marami naman tayong mga agency. So, i-check na muna kung legit ba yun, kung ano ba siya, under ba siya ng POEA. Mm. Kasi may mga agencies na hindi naman legal, which is maluloko ka. So, syempre, merong, ang alam ko lang na agency is yung SGS. Sa may Timog ba yun? Timog. So, may likod ng Wensha. Ayan. Wensha Spa. Alam nyo na. Sino mga nagpupunta sa Wensha Spa? Ayun, ano rin yun. Legit din yun. Mm-hmm.
Tapos meron din silang pupunta. Actually, hindi lang naman Singapore. Meron din silang Australia. May mga ibang bansa rin siya. May mga ibang course din doon. Kaya lang kasi guys, sa agency, kailangan mo talaga maglabas ng pera. Oo. So, hindi rin naman biro yung halaga na ilalabas mong pera. Mga sana estimate is 250? Mga ganon. 250,000 pesos. Pag naman, actually, may agency rin naman dito sa Singapore. Yun, isang another topic din na madi-discuss din natin. O sige, so may agency sa Pinas, meron ding agency dito. Mm-hmm. So, sa agency naman dito, actually marami din. Pero, yung alam kong talagang, ano, is dun sa may... HR Millennium. Oo, Tanjong Pagar. Kaya mag-ingat kayo sa mga agency. Mahal din. Oo. Kasi may mga agency, hindi pa kayo nahanapan ng work. Magbabayad na kayo ng pera. It's either $400, $300. Oo. Wala pang interview or anything. So, wag na lang din kayong basta magtiwala. Kasi usually, ang agency naman yan, maglalabas ka lang ng pera kapag ka meron ka ng pass. I mean, yung talagang pasok ka na talaga dun sa work. Talagang may ano ka na, visa. Parang ganun. Tinatawag siyang visa. Working visa siya, parang ganun. Ang pass is like visa siya na maka yun yung ano mo. Papeles mo na, papeles ka na dito. Then kung agency naman dito, most likely nasa ano rin yung amount no. Parang depende, same lang. 3,000 to 5,000. 3,000 is magkano? 90? 100. Oh, okay. Depende, dito pala mas mura. Mas mura pala agency dito, pero ako I suggest kung may pera ka naman, go bukas. Pero kung try mo muna na ano, wag ka muna mag-agency. Then kung wala talaga, try mo mag-agency. Kasi sa agency, sila yung maghahanap ng work para sa'yo. Kung magkakailangan mo na lang pumunta sa interview, nasa sa employer na lang yun, kung magugustuhan ka ba o hindi. Pero, nasa siyempre, credentials mo din yun, siyempre. Correct. Yung sa amin kasi, yung sa kanya, yung pag-apply niya, actually, sa prayers lang na ano, wala agency fee yun. Kaya gusto lang namin i-share sa inyo na pwede tayong umasa sa, ano natin, sa... tawag dito, agent fee. Sige, kasi kahit may agent fee ka, minsan parang kung wala ka rin mahanap. Hindi naman para sa'yo talaga. Hindi talaga. So, ang dapat una mong gawin is magdasal ka. Kung talagang dito ka ba talaga dinadala ni Lord. Kasi lahat yung susunod na yun eh. Kumbaga, hindi mo naman malayan na tuloy-tuloy na yun. Mm-hmm. Hindi ka na mahihirapan. Mm-hmm. So, yun ang number one. Advice lang namin ito para makatulong lang sa inyo. Pero, para malaman nyo yung face, kung paano nga ba mag-apply dito. Pero, syempre, kung yung will ni Lord, kung dito ka pa talaga, is, ano na yan, ipag-pray niya na yan. Hindi na namin masasagot yan. Oo. Anyway, salamat sa mga nasagot mo na question nila. And then, meron pa tayong tanong. Ito, marami nagtatanong about dito. Magkano ba yung sahod dito? Ayun. Yeah, so, regarding naman sa sahod, is, joke lang. Yung sahod is, depende. Kasi kung, i-range mo na lang, hindi naman kailangan. Hindi, ganito. Kung diba, may mga, ano kasi na, ano man tawag dito? May mga iba kasi, okay, sige, sabihin na natin real talk lang, no? Pag nag-apply ka, sasabihin sa'yo, diba, ganito yung sahod mo. Yun yung ilalagay sa ano mo, sa payslip mo, sa papel mo, sa record mo. Pero, hindi naman yun yung ibibigay sa'yo. Most likely is ganun talaga. Sa mga iba, sa mga ibang alam ko. Pero yung sakin kasi is yung totoo legal talaga ng sahod. So, kung ano talaga yung normal kong sahod sa law dito, sa batas dito. Oo, may batas yun sila talaga dito. Yung ano yung minimum sahod na sahod? Yun talaga. So, which is, yun na yun. Oo. Then, yung iba naman, is, kaganyara example, ang nakadeclare sa kanila is, 2-2, kunwari lang 2-2. Mm-hmm. Pero yung bibigay lang sa kanila is 1-5, 1-6, 1-8, minsan nga mas mababa pa, 1-2, 1-3, 1-4, depende yun dun sa mapupuntahan mong company. Kung pre-report yung company mo, syempre, anuhin ka, mababa yung bigay sa'yo. Pero kung yung company mo naman, is yung talagang sumusunod sila sa kung ano yung declared dapat na salary mo, yun yung ibigay nila sa'yo. Pati yung mga benefits mo, kung may bonus ka man, kasali na yun dun. Mm-mm. Kaya nga yun. So, yun nga. So, regarding kung ano ba ang range. Ano ang pinakamababa nating, ano? 2-2. 2-2 ba mababa? Ah, hindi, yung kasama ng mga illegal. Hindi. Ang illegal kasi, hindi naman yan, ano, minsan 1-4. Pinakamababa. 1-4 or 1-5. So, magkano ba yun sa pesos? I-times nyo na lang sa 37 or 38. Depende. O, ilalagay na niya sa screen. Ano yun eh. Magkano? Ang 1-4. Pinakamababa, 1-4. Pero illegal yun. Yes. Ang legal is 2-2 pataas. So, 1-4 is nasa 51,000, guys. Mm-hmm. 51,800. So, kung 2-2 ang sahod mo, times 37, 8140. Mm-hmm. Yun ang legal. So, ito talaga. Yung legal. Nasa 80,000 yung ano mo.
yung sahod mo. Pero syempre, meron pa namang mga kailangan bayaran ng bahay, mm-hmm. diba? And all my expenses. So, yun. So, yun. Ano ba yung mga questions nila sa atin? Tingin mo gusto ba nilang malaman yung mga expenses? Let's say, magkano yung bahay, ganun. Sa bahay kasi, depende kasi yung may mga mura, meron na namang medyo mahal. Kung sa peso, i-convert mo talaga sa pesos, mahal talaga siya. Actually, para ka nang bumili ng ano sa Pilipinas. Like, itong sa amin, okay, ito na lang sa amin na. So, magkano ba kami each? 443 kami each. Which is, ano lang yun. House lang yun. House lang rent yun. Lang yun. Rent lang yun. So, times natin is 37. So, 16,000 ang binabayad ko per month. 16,391. So, diba guys, ang laki. Para na rin akong nag-down ng condo. Actually, may mga condo nga na ang down payment per month is ano lang eh. Parang 10 or something. Depende. May mga iba, may mga mura-mura na ngayon. Mm-mm. So, mahal talaga siya, guys. Pero... Ganun talaga? Ganun talaga. May mga iba namang tirahan na may kasama ng PUB. PUB is ito yung water, electricity, gas. Iba mm-hmm. kasama na yun. Iba sa amin, hindi pa kasama. So, magkano yung bill natin? Ang bill natin, nasa, lumaano siya ng 500 to 600. Oo, 600. Yun na yun. 600 is max na. Uh-oh. Max na yun. So, times 37, 22,200 ang monthly na binabayaran namin sa mga expenses. Sa bahay, sa gas, tubig, kuryente. Pero, kung isipin mo, 80,000 minus 20, may 60 ka pa rin naman. May 60 ka pa rin naman. Oh, not bad. Not bad pa rin naman 60. Maubos mo ba lahat yung 60 na yun? Yes. Or, at saka, ang kagandahan kasi dito, guys, kagaya nun, kung FNB ka, let's say FNB ka, and alam mo naman na kung paano gumag-work ang FNB, mm-hmm. diba? Kung galing ka na sa Pilipinas, kung fast food ka, restaurant ka, mm-hmm. is almost same lang naman yung dito. Or baka nga, mas, minsan mas magaan pa yung work dito. Kasi diba sa Pilipinas, mm-hmm. more on parang, ano ka na yung all-in-one ka, ikaw na lahat dyan. Which is dito, ganun din naman sabihin natin yung pagod mo. Pero kung yung sahod mo is ganito, parang worth it naman. Malapit talaga siya. Kasi i-compare mo yung... Correct. I-compare mo yung work mo sa... Kasi sa Jollibee siya nag-work. Jollibee tsaka dito. Pagod ka pareho, di ba? Mm-hmm. O saan ka mas pagod? Yun din ang mga tanong. Ano, saan ba mas pagod? Madali ba dyan? Mga ganun. Yun ang mga tanong nila, di ba? Siyempre, mas pagod ako sa Pilipinas. Kasi alam naman natin ng ano, fast food. Marami talagang tao yan. Pagbukas pa lang nan, wala nang tigil yan eh. So, kasi dito is yung pinag-workan ko is para siyang bakery na may halo din siyang. Parang restaurant na parang combined. Starbucks na. Parang kasi ganon, may coffee kayo parang eh. Parang ganon. Tapos may mga breakfast, brunch, ganyan. May breakfast, ganon. Mm, ganon. So, mas madali dito. Hindi mm-hmm. man mas madali, pero parang mas kaya. Hindi, mas magaan. Yun na lang, mas magaan. Oo. So, yun, i-wrap up na natin. So, ano pang additional advices na pwede mo sabihin sa kanila na gusto mong i-share? Tip ko lang ng kasi is kung mag-a-apply kayo, syempre yung iba, may rami namang actually ibang bansa, di ba? May mga ibang bansa dyan. Kaya lang, para sa akin, parang okay itong SG kasi malapit. Para ka lang umuwi ng probinsya. 3 hours lang. Parang di ka na ma-homesick, di ba? Gusto mo umuwi ka. Unlike yung mga iba, pag nag-abroad ka ng ano bang Japan, ano pa ba mga ibang bansa? Kuwait or Saudi. Yung mga ganyan. Medyo malayo. Oh, wait, which is hindi ko pa naman na-try. So, hindi ko rin naman maano. So, tsaka dito, malinis. Walang traffic. Tsaka, safe. Yun yung ano dito, safe. Kahit madaling araw, maglakad ka dyan. Walang mangyayari masama sa'yo. Correct. Regardless ng natapilo ka, yun. Yun na lang. Yun na lang talaga. Yun na lang talaga. Ka sa Imbornal. Yun talaga. Yun talaga. Pero kasi ano, 'di ba, yung MRT, ang bilis, hindi ka papawisan. Mm-hmm. Yung parang walang stress na traffic or ano, talagang ano talaga. Yun. Mm-hmm. So guys, ano, i-close mo na yung vlog. So guys, yun lang naman. Kung may mga additional tanong pa kayo, comment nyo lang diyan sa comment box below. And don't forget to like and subscribe. Bye.